guys, nandito ako sa baba. Kinuha ko ang packet ng alaga ko. Ito, oh, ang laki. Ayan. Ayan. May crossticks ako dyan. At saka blender na kasi pag magluluto ako, may minsan, may minuti. Ito. Hello! Kaya? Yawa! Ayun, kapitbahay ko yun. Kapitbahay namin yun, na-incheck. Ang bigat kaya, lagay ko na sa likod ko yung package. Oh, Diyos ko, hindi naman sinabi na alaga ko, malaki. Kala ko maliit. Kaya, ito, hirap magbuhat na sa likod ko para kung ano, pumunta sa bukid. Dahil nakasako. Ayan siya. Nakasako, oh. Walking distance lang kasi yung ano, yung pinagkukuhanan namin ng ang tawag nila dito, Sunfong. Online order niya. Ang dami. Pagka kahit nasa Japan siya, pag nag-order, ako ang nag-pick up dito. Kasi wala naman ako masyadong trabaho na pagka na nakapaglinis na ako sa bahay. Ano na, nakaupo na lang. Suklayan ko yung pusa, linisin ko yung tainga, tutbrasan ko. Pagkatapos nun, wala na. Minsan, nuutusan nila ako tagakuha ng mga online order nila. Kaya ako nakakababa. Minsan naman, hindi ako nakakababa. Kasi, pag magturo si Amo, online teaching din siya. Kumbaga, module. Module na lang sila. Kaya, nasa kwarto ako, kasama ko yung mga pusa na kasama ko sila doon sa kwarto. Kaya ang ginagawa ko, habang tulog sila, ako naman nag-cross-stitch. Di may ginagawa ako para hindi ako maboring kaysa na yung tulog ako ng tulog doon. Diyos ko, tumataba na nga ako. Ito, nilalakad ko hanggang papunta sa bahay. Malapit lang naman kasi 10 to 15 minutes walk yung pinagkuhanan ko to at saka sa bahay. Kaya dahan-dahan lang ang lakad para hindi mapagod agad. Kaya alam nyo naman na tumatanda na maganda pala pag binablog mo yung kung saan ka pumupunta. Tapos, nai-upload mo na, hindi mo nang panu-panuorin, tawa pa. Nawawalang stress. Kaya ganito na lang ginagawa ko. Araw-araw, linggo, kahit holiday ko, sige, kung saan mapadpad ang paa, binibideo ko lang. Para mawala ang stress. Ganyan. Sana marami na akong maiipon para uwi na ako. Pero iniisip ko pa kung anong business ang gagawin ko habang nagbi-business. Habang nagbi-business, nag-vlog din para nakikita ko yung mga pinupuntahan ko. Diba? Masaya. Masaya yun. Natutuwa ako sa sarili ko ba? Kasi na-vlog ko kung saan ako nakakarating. Ayan. Ito. Ayan, oh. Kimberly. Ayan. Kimberly.
Kimberly Hotel. Ayan ang Kimberly Hotel, ito. Ayan. Ayan ang loob. Nakasarado. Tapos dito naman sa kabila, nire-renovate yan. Renovation. Tapos, dito naman sa kabila, Bank of China. Bank of China yan. Tapos, dito sa malapit na dyan, dito isang hotel, dito sa hotel na to. Ito, ay, hindi ba kita? Nakaharang kasi yung lupan. Kaharang ito oh. Yan paggabi, Diyos ko, umiilaw maingay kasi clap yan yung parang video okay yan ba na may kainan dito naman. Yan renovation din malapit, so tabi ng bahay yan. Dito naman sa kabila, ginagawang building. Ito. Ito. Yan, ginagawa. Yan. Yan, ginagawa. Yan. Ito sa kabila, bahay na namin. Yan. Yan, sa taas na yan. Yan, ang bahay. Yan, tawid tayo. Para makauwi na. Tawid tayo. Yan. Ay, naku, laking sasakyan. Kasi dito hindi kahihintuan eh. Hindi kahihintuan ng sasakyan dito. Ay, nako. Pagod na yung kamay ko. Ito, hindi na akong tumakyas. Ito na. May nakatawid na. Ayan, malap. Papasok. Aye. Ay. Doya na. Ah? Doya na maya. Kaya, kaya. Maya. Ah. Ah. Ayan. Tagalinis sa building namin yun. Tagalinis siya. Ito, papasok tayo. Ito, papasok kayo nila. Hello, Joseon. Dito, papasok tayo. Asok! Okay la. Okay. Okay. Hi. Papasok tayo. Ito na. Mama, hi. Kosay. Ayan. Pasok tayo sa lip. Ayan, pasok tayo sa lip. Nasa loob tayo ng lip ngayon. Punta tayo sa 11th floor. Doon kami. O, sige na. Mga ka-OFW, sige na. Malapit na ako sa bahay. Malapit na ako sa pinto. Kasi alam mo naman ang amo natin. May pagkas. Ano? Stricta. Bye-bye. See you soon. Ay, bumaba ulit tayo guys. Dahil bibili daw ng tinapay. Sabi ng amo. Kaya bumaba ulit. Bibili ng tinapay. Pero dumaan ako dito sa likod ng building na para shortcut ba. Para hindi na akong paikot ng malayo. Pag sa baba kasi malayo, iikutan eh. Dito hindi. Bali, kalahati, hindi ka na mag-U-turn ba? Konti lang. Ito, dito ang daanan ko. Yan. Ito. Yan o yung ano na mga hotel yan. Hotel. Ito, dito to ako daan para hindi ako masagasan. Ikot ng konti. Pero sa likod ng building to. Shortcut. Doon sabi, nagbibilihan ko ng tinapay. Yan. Medyo 5 minutes din ang lakad.
Yan, ganyan lang ang trabaho ko, guys. Babataas, babataas. Yan. Ewan ko kung uutusan na naman ulit ako mamaya. Pero mamaya, mga 2 o'clock, baka hindi ako lalabas kasi magsasamba na ako eh sa online mass. Ito, sa dadaanan ko renovation din. Maraming renovation ngayon dito, guys, kasi gawa yung pandemic. Maraming nagsasaka. Mga shop. Itong mga nakikita yung building na to. Sa baba, mga shop-shop na yan. Sa taas, yan ang mga bahay-bahay ba. Oo. Yung bahay lang dito. Itong building na to ba. Yung iba, malaki. Yung iba, kagaya yung sa tinitiran namin, 600 lang ata, 600 square meter, aywan ko, 600 o 400. Kalimutan ko na. Yan. Malapit na tayo sa bilihan ng tinapay. Pero tatawid ulit tayo. Ito nga, tawid-tawid pag may time. Ayan. Ako, tawid ako. Takbo! Ayan, takbo tayo! Nakatakbo na ako. Bawas na. One-fourth na taba. 1/4 na taba. Malapit na tayo, guys, sa bilihan ng tinapay. Dito na tayo. Ito kayo yung bibiling ko para sa akin. Ito na. Ito. Iko, tingo tano. Haya. Iko sai. Ayan, nakabili na. Palabas na. Palabas na ako sa bakery. Ito na. Ayan, lumabas na ako sa bakery. Nakabili na ako ng tinapay ng amo. Ito, nilalagyan ko yan ng scramble egg tsaka ham tapos cheese. Pagka luto na yung scramble egg, lagay ko na rin yung ham tsaka cheese. Pag may milk yung cheese, pagka milk yung cheese, mainit na. Pagka-melt yung cheese, pahing tayo. Pagka-melt yung cheese, hahatiin ko ng kalahati yung tinapay. Ayun na. Kakainin na ang amo. Pag hindi ganun ang pagkagawa, nakaw. Gagalitan ka pa. Kaya, maarte masyado ang amo. Masyadong maarte. Iba naman, bakit sabi nila ba, bakit tagal-tagal ko daw sa amo ko na mabait daw sila, tsagala yung mga amo, mabait sila, kaya lang may sumpong, sila. Kung hindi ka marunong yung sayaw yung sumpong nila, wala mangyayari sa iyo, palagi kang
palagi kang nati-termit. Tapos, kuwari, termit ka na, wala ka pong mahanap na amo. Mahirap maghanap ng amo dito. Kaya kailangan, pagka napasok mo na ang amo mo, alam mo ng ugali, pagtsagaan mo na. Hanggang makuha mo ang kiliti nila, nakuha mo ang kiliti nila, pagtatakal ka sa kanila, kaya lang hindi mo maiiwasan yung sulit nila kasi may sumpong ha. Lahat naman ng tao may sumpong. Kaya kung gusto mong tumagal sa isang amo lang, kagaya ko, dahil ako kasi magto 24 years na ako sa amo. Kaya matagal na ako. Kaya maraming sasabi. Mapait ang amo ko kayo. Matagal na ako sa kanila, 22 plus another 2 years, 24. Yan. Kaya mabait kung sa mabait, kaya lang may sumpong nga. Tiyaga lang sa amo. Kung wala kang tiyaga, hindi ka magtatagal sa kanila. Ganun lang yun mga guys. Pag nangangamuan ka sa ibang bansa guys, kailangan magtiyaga ka, mahabang pasensya mo, ganyan. Kung maaari ang iyong pasensya hanggang mula dito sa Hong Kong hanggang Pilipinas, ganyan ang pasensya ko. Pero kung ang pasensya mo ay maiksi lang, nako, palagi kang walang amo, ganyan. Pero ang amo ko naman pagka nagalit siya na hindi ko gusto yung ginawa na niya, pag naisip na niya yon, ay asahan mo, ang dami-daming binibigay na gamit kagaya ng damit, bag, sapatos, ganyan. May laptop pa, may tab pa. Yan ang mga ganyan, cellphone, ganyan ang mga binibigay. Mga cellphone nila nagmulumaan, ganyan. Ay di, okay na rin sa akin yun. At kagaya niyan, bibigyan ako ng ano, ng laptop. Yun nga lang, palaging naka saksak siya dahil yung battery daw niya pag inalis mo sa saksakan low bat, bibilihan mo ng bagong battery para magka para makuha-kuha mo hanggang kung saan ka pupunta, ganun ba? Eh at least hindi na ako bibili ng laptop. Marami na akong iuwing laptop, puro mga ang diferensya ay puro mga battery. Mga battery ang diferensya, ang laptop na binibigay. Yung tab naman old na, kumbaga ay Apple siya, kaya lang old version na yon. Pero pwede mo naman siyang ano, ipa-upgrade. Pag ipina-upgrade mo na yon, okay na siya. Ganon naman talaga, kaysa naman bibili ka pa. Oh, pag bumili ka, masakit sa bulsa. Kung ano gawin mo na lang, yung binibigay nila, ipa-upgrade mo na lang. Ganon ang ginagawa namin. Ayan, malapit na ako sa bahay ulit. Tataas ulit. Ay, nako. Pagtaas ko, mag-prepare na ako ng lunch namin kasi magtuturo daw si Amo ng 12 o'clock. May darating estudyante sa bahay. Kailangan tahimik, walang maingay. Kaya yung mga pusa, ilalagay ko sa kwarto mamaya. Tapos ako sa kusina kasi pagkatapos yung magturo, kain na. Luluto pa. Kakain.
na tayo sa likod. Malapit na tayo sa bahay. Dito lang kung ano, kung saan dumaan kami na. Likod, likod din ako. Babalik para malapit. Yan. Dito. Likuran namin to kasi itong building na to. Ang likuran namin may hotel. Knutsford Hotel. Yan. Opposite niyang Knutsford Hotel. Amin na rin yan. Kaya pagka sa pagkabili ng tinapay, sa likod ako dadaan. Yun yan. Pagka sunfong ang kukunin, sa harap ako dadaan. Ganun. May bumabang ano. Ito ang hotel. Yan ang hotel. Yan ang hotel. Dito sa likod. Tapos, ayan no. Ayan ang bahay namin. Yung kurat to. Bahay. Dito. Dadaan tayo dito. Dito. Dadaan tayo dito. Likod. Ayan. Dito na tayo sa baba ng building, kaya lang likuran, sa likuran. Ayan po, dito tayo sa likuran lang. Likuran tayo dito sa building. Tapos naman dito, yan, baba na tayo dyan, yung bahay na. Ito naman, ito na yung ano, ginagawang building. Ito sa katabi. Yan, baba tayo guys, ha. Ito, ginagawang building to. Yan, baba na tayo. Ito, malapit na tayo sa bintuan. Kaya magpapaalam na po guys, ha. See you next video na. Bye-bye.